Good morning. Merong nag-PM sa akin. Ano daw ba yung pangyari na ang isang pulis ay hinuli ng kapwa pulis dahil sa issue ng piyansa? Parang ganito po yan. Madalas po dati nang naabuso ang katawagan na piyansa, o yung tinatawag natin na piyansa sa pulis. Halimbawa, nag-raid ang pulis ng mga sabong. So, tatangay. Kahit mga simpleng sugalan lang. Mga sugalan sa bahay, ganyan. Sa tapat. Kasi kung sa loob ay kukuha ng sasuwaran. So, sugalan dyan sa labas. Sa mga sabong, ganyan. Tatangayin yan, siyempre ng pulis yung mga involved doon. Kahit na ikaw ay napadaan lang, pag ikaw ay nadakma during the operation, tangay ka hanggang sa police station. Oh, lesson learned yan ha. Huwag tatambay ang mga kabataan, lalo na sa mga known area of ill repute or gambling area. Bakit? Kasi pag nag-operate ang pulis dyan, kahit na ikaw ay naglalaki lang o nanonood lang, pag ikaw nadampot, diretso ka sa police station. Doon ka, hindi ka bibitawan talaga. Kasi ang kasabihan niyan, treat everybody a suspect within the crime scene. So, tatangi na ngayon yung mga inaresto. Siyempre, pa-medical nga, pila sa hospital na, sa public hospital o kagaya nito. Sa Regosiano tayo ngayon. So, pagkagaling dito, medical check-up, babalik na po station, diretso yan sa selda, yung tinatawag natin na under custody. Eh, yung mga kababayan natin na mga less fortunate na kamag-anak ng mga inaresto na yan, usually kasi kanamihan dyan mga less fortunate, hindi nakapag-aral hanggang high school, hanggang elementary lang, pupunta ngayon ng police station niya. Sir, nandito po ba ang asawa ko? Ayun, yung nakakulong doon. Sir, paano po bang gagawin dyan? Siyempre, sasabihin ng police investigator, piyansahan mo. Pero, alam po ba ninyo na although alam to lahat ng criminologist, magpapiyansa ka lamang kung ang kamag-anak mo na hinuli ng pulis ay na-inquest. Halimbawa, inaresto ngayon alis 7 ng gabi o patutulugin niya sa selda hanggang umaga, hindi pa alisin yan. Tapos pagdating ng umaga, magdi-decision ngayon si chief investigator. O, i-inquest ba natin o hindi? Kung hindi i-inquest, magbibilang pa ng oras at lalabas ang mga yan. Pero once na nagdesisyon si chief investigator, si chief of police, then ko siyan, ayun doon na, alas 10 ng umaga, kukunin niya sa station, dadali niya sa regional trial court. Andun si fiscal. There is a cause of action. So meron na ngayon yung nakasulat na bail kung magkano. Alright, so usually, yung mga petty crimes responded by the police officer, yung mga sugasugalan sa kalsada, usually, hindi naman yan ini-inquest, parang dinadala lang. Kaya kaya matulog kayo hanggang the next day. Ito nga yung nabanggit ko, no? Yung mga asawa, mga kapatid, kamag-anak na hindi naman sapat yung pinag-aralan. Pero alam yung piyansa, magbibigay ng pera. Ang mali pagkaalam ay sa pulis ibibigay. Mali po. Kapag sinabi yung piyansa, ibibigay mo yan doon sa bail bond, sa surety bond. Ang surety bond ay isang kumpanya o office na usually dikit-dikit yan, malapit yan sa regional trial court or malapit sa, let's say, city jail or municipal jail. Magkakadikit yan.
Kaya pag sinabi ng pulis na, eh, piyansa ka muna, magkano, 30,000. Patingin, sir, nung, ano nyo, inquest nyo. Kasi, doon, inilagay ng judge, kung magkano, ang babayari mo piyansa, sa surety bond, hindi sa pulis. Kapag ang pulis ang humingi ng piyansa sa'yo, sige, maghintay ka nilang kinabukas ang layan na yan. Hindi ina-inquest yun. Talaga namang lalabas, lahat ng resto na hindi in-inquest, automatic, lalabas yan. Lalabas yan kinabukasan ng hapon. So, saan napunta yung binigay mong pera? Sa bulsa ng pulis. You see? Yan po ay gawain na nung mga nakaraang pang pulis kahapon. Pero I doubt na ginagawa pa rin ngayon ng mga pulis. Lalo na mga criminology graduate. Hindi nila gawain yan. Kaya kumagina sa ident mo. Diba, 10,000, 20,000, 15,000. Hindi ako makadyak ang kalsada. May darating dyan. Tapos masawa mo, tingin mismo. Sir, ano pala? Eh, may piyansa yan. Pag nangingin, sir, asasin pa pala, ano, magpiyansa kami sa swerte ban. Eh, at tanongin nyo doon sa chief investigator, ako naman yun ang arresto lang dyan. Yun lang ang ano doon. Kaya lang, magkakabukol-bukol ka. Kaya huwag ka nun gumawa ng mali pag ikaw ay police officer. No? Ang buhay ng kaso talaga na sa chief investigator. Ngayon, kung yan eh palabigay, may dumating na grasya, hati-hati. Pero huwag niyo ituring na grasya ang pera na sinabi niyong piyansa pero hindi naman pala. Kasi maraming balik yan. Sinugang ka, magkasakit ang ilan sa pamilya mo. Hindi po patakarera ko. Lagi may balik yan yung mga crying money. Mantakin mo yung mga less fortunate people. Saan kukuha ng 10,000, 5,000, 50,000 yan? Eh, siyempre, gabing-gabi, madaling araw, mangungutang mga yan. Para lang sa paniwala nila, mairis ang kanilang asawa, kapatid, o anak. Diba? Kaya, I advise the criminal student to learn it properly. Pag may nagtanong sa inyo, sir, anya po ba asawa ko? Ito, dito sa record, ando nakakulong. Sir, may dala akong pera, magkano po piyansa? Ma'am, sir, hindi po sa akin bibigyan ang piyansa. Doon po sa surety bond, malapit sa RTC. Bigyan mo ng kopya. Diba? So, sinabi mo na hindi ikaw ang bibigyan ng piyansa. Pero ano ba nagabot? Sir, hindi nga sa akin ang piyansa. Hindi, sir, ito yung pampiyansa. Pero ito, sir, pamriyende mo, magdama. Bukas pang sikit ng araw. Yan. So, yun, okay yun. Kasi yun, pasalamat yun ng taong bayan at alam nila ang tamang gagawin. You see? So, alam, inabutan ka ng 100. At teka, apat kami dito ha. Eh, sino ito? Kung talagag, naman na. Yung hawak mo, wag na. Sabay kapit. Oh. You understand? Pero, anyway, ituro niyo sa taong bayan, lalo sa mga less fortunate people, ang tamang gagawin kung hindi naman papa-inquest o na-inquest ang kanilang mga kamag-anak, kapatid o asawa. Kasi kawawa po ang mga yan. Mahihirap lang po yan, di binaon nyo lahat sa utang. Diba? So, ano masabi natin doon sa police na inaresto? Well, sabi niya, meron daw isang legal counsel. So, doon natin iwan niya sa kanyang legal counsel. Alright? And again, this is Prof. Dragon, Associate Professor 1, Police National Training Institute, National Capital Region Training Center, Camp Bagundiwa, Taguig City. Keep bushwhacking tutorial services. Mag-enter lang kayo. Gwapo ang handler.